ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magiging palaban na si Annalyn lalo na kay Doc Carlos. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa bahay ni Robert, nag-uusap sila Giselle, Don Pepe at Robert. Naikwento ni Robert ang nangyari sa bar, kung bakit siya andun, at kung bakit siya napalo ng bote sa ulo. Sabi ni Giselle, baka naman tama ang hinala ni Annalyn, na si Carlos talaga ang pumalo sa'yo. Dahil sinuntok mo siya at gumanti siya sa'yo. Napapaisip si Robert. Sabi ni Robert, hindi din ako kampante kay Carlos talaga, para may kakaiba siyang ugali. Sabi ni Don Pepe, huwag niyo na pagtuunan ng pansin niyang si Carlos. Ang isipin mo ang Apex, kailangan mo mabawi yun sa bruhang Moira na yun. Umiwas ka na dun kay Carlos dahil ikakasal na sila ni Lynette. At maya-maya, bigla dumating si Doc Ray. Nagulat si Giselle. Sabi ni Giselle, anong ginagawa mo dito? Tauhan ka pala ni Moira. Pinagkatiwalaan ka namin. Trinaidor mo kami. Kakampi ka lang pala sa kalaban namin. At lumapit siya kay Doc Ray. Bigla niya sinampal si Doc Ray. Nagulat si Doc Ray. Nagulat din si Robert. Sabi ni Robert, ate, mali ang iniisip mo sa kanya. Sabi ni Giselle, panong mali? Eh kitang-kita na nga na trinaidor niya tayo. Sinayang niya lang ang pagkakaibigan ninyo, Ubeng. Tinanggap niya ang alok ni Moira bilang director. Sabi ni Doc Ray, magpapaliwanag ako, Giselle. Sabi ni Giselle, sige ipaliwanag mo lahat ng pagtatraidor mo sa amin. Sabi ni Robert, ate, ako ang nagsabi kay Ray na tanggapin niya ang posisyon at napatingin si Giselle kay Doc Ray. Sabi ni Doc Ray, hindi ko dapat tatanggapin ang offer ni Moira, Giselle. Ngunit pinakiusapan ako ni RJ na huwag aalis ng Apex dahil para may mata siya sa loob neto. At para malaman lahat ang mga plano ni Moira sa Apex. At Giselle, mahalaga sa akin ang Apex, kaya sana wag mo naman isipin na trinaidor kita dahil gusto ko din maibalik sa inyo ang Apex at hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Sabi ni Don Pepe, tama siya Giselle, may punto siya. Sabi ni Giselle, sorry Ray, naiintindihan ko na ngayon. Nadala lang ako siguro sa emosyon ko. Kasi sa totoo lang, masama pa din ang loob ko na nawala sa amin ang Apex. Sabi ni Doc Ray, pangako yan, mababalik sa pamilyang tanyag ang Apex. Sabi ni Giselle, sana nga, at sana wag mapunta sa isang demonyitang tanyag na nasa Apex ngayon. At natahimik sila. Sa Eastridge Hospital, nasa hallway sila Lynette at Carlos, nag-uusap. Sabi ni Lynette, nakapag-usap na sila ni Annalyn at naging okay ang pag-uusap nila. At nangako si Annalyn sa kanya na susubukan daw neto na ibalik ang dating pakikitungo niya. Nakikinig naman si Carlos. At maya-maya sabi niya kay Lynette na umaasa naman ako na magiging okay ulit kami ni Annalyn. At alam natin na kung bakit bigla nagbago ang pakikitungo ni Annalyn sa akin. Alam mo, sa tingin ko, sinisiraan ako ni RJ kay Annalyn. Kaya syempre, mas papanigan ni Annalyn ang tatay niya. Baka pwedeng umiwas na muna si Annalyn kay RJ, Lynette. Dahil hanggat andyan si RJ, eh hindi kami magiging okay ni Annalyn. Nagulat si Lynette. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Sabi ni Lynette, hindi ko mapapangako, Carlos. Yung gusto mo mangyari kay Annalyn na umiwas siya sa tatay niya. Kasi tatay niya yun. Pero susubukan ko siya kausapin tungkol dito. Sabi ni Carlos, okay lang, alam ko naman na tatay niya yun at wala ako magagawa. At saka suggestion ko lang naman yun, kaya ako nasabi na baka sakali pag umiwas siya kay RJ, bumalik ang dating pakikitungo niya sa akin. Natahimik naman si Lynette. Samantala, si Nurse Karen at Nurse Ivan nagpunta sa Eastridge para kausapin si Annalyn. Gusto nila humingi ng tulong kay Annalyn at naikwento na din nila na wala na sila sa Apex. Kaya naghahanap si sila ng ospital na mapapasukan. Sabi ni Nurse Ivan, baka pwede matulungan mo kami, Annalyn, na makapasok dito sa Eastridge. Sabi ni Nurse Karen, oo nga, Annalyn, kasi diba malapit naman kayo ni Doc Carlos. Baka pwede mo kami i-rekomenda kung sakali lang naman. Nagulat si Annalyn, hindi alam ni Nurse Karen at Nurse Ivan na hindi na sila okay ni Doc Carlos dahil sa mga nangyari. Kaya sabi ni Annalyn na sige, susubukan ko kausapin si Doc Carlos kung pwede kayo makapagtrabaho dito. Pero hindi ko mapapangako,
kasi hindi ako ang magdidesisyon niyan. At ngumiti si Nurse Karen at Ivan. Sabi nila, okay lang, malay mo diba, mapapayag mo si Doc Carlos. Papasalamat na ako ngayon, Annalyn. Ngumiti naman si Annalyn at maya-maya nagpaalam na din si Nurse Ivan at Nurse Karen na aalis na. At nagpunta na din si Annalyn sa opisina ni Doc Carlos para kausapin ito. Kumatok si Annalyn at tinanong niya si Doc Carlos kung pwede ba niya ito kausapin. Sabi ni Doc Carlos, ano yung sasabihin mo? Sabi ni Annalyn, baka pwede niyo po gawa ng paraan na makapasok dito sila Nurse Ivan at Nurse Karen kasi naghahanap sila ng trabaho. Kasi tinanggal na po sila sa Apex. Nagulat si Carlos at pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Maya-maya sinabi niya na hindi na tayo hiring. Madami na tayong nurse dito. Kaya pasensya na sa kanila, hindi ko sila pwede ipasok dito. Sabi ni Annalyn, galit ka pa rin po ba sa akin, Doc? Sabi ni Doc Carlos, tatanungin mo sa akin kung galit pa rin ako. Pagkatapos mo ako pagbintangan at pag-isipan na isang kriminal, may gana ka pa humingi ng pabor sa akin. Sabi ni Annalyn, humingi na ako ng sorry, Doc. Ano pa ba ang gusto mo? Pero sige, kung ayaw mo tanggapin yung sorry ko, edi wag. Nananahimik lang ako, Doc. Pero nakikita ko na ang totoong ugali mo. Hindi ako natatakot sa'yo, Doc. Ito lang masasabi ko sa'yo, Doc. Kapag oras na malaman ko may kinalaman ka talaga sa nangyari sa tatay ko, hindi ako magdadalawang isip na sabihin kay nanay lahat ang kasamaan mo. Sabi ni Doc Carlo, subukan mo ako, Annalyn, kung magagawa mo ba yung mga sinasabi mo sa akin. Dahil sa mga susunod na araw ay magiging isang Mrs. Benitez na ang nanay mo. Kaya wala ka nang magagawa. Tanggapin mo na lang. Kung wala ka na sasabihin, aalis na ako. At umalis na si Doc Carlos. Natahimik naman si Annalyn. Naiiyak si Annalyn, ngunit pinipigilan niya dahil ayaw niya ipakita kay Doc Carlos na mahina siya dahil hindi siya natatakot dito. Naiwan na nakatulala si Annalyn. Nag-iisip siya kung paano niya mapapatunayan na iba ang trato sa kanya ni Doc Carlos. Samantala, sa opisina ni Lynette, kausap niya si Giselle at Josa. Naikwento niya ang mga nangyari nakaraan at mga nasabi ni Annalyn sa kanya nakaraan. Sabi ni Giselle, ibig sabihin, Lynette, hindi ka naniniwala sa anak mo. Dahil sinasabi mo ba na nagsisinungaling si Annalyn sa'yo? At sa tingin mo ba na kaya gawin yon ni Annalyn? Alam mo, Lynette, kilala ko si Annalyn. Mabait na bata si Annalyn at hindi niya magagawang magsinungaling para lang pagtakpan ang mali ng isang tao. Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Annalyn. Ikaw, Lynette, anak mo si Annalyn. Ano sa tingin mo sa anak mo? At malay mo, si Carlos, meron siyang ugali na hindi mo pa nalalaman. Paano kung kailan kasal na kayo, dun lumabas ang tunay niyang ugali? Sabi ni Josa, oo nga, Lynette, mas mabuti siguro kung kilalanin mo maigi si Doc Carlos. Lalo na malapit na ang kasal niyo. Nag-aalala lang kami para sa'yo at lalo na kay Annalyn. Tahimik lang na nakikinig si Lynette. Nag-iisip siya kung tama ba ang mga sinasabi nila tungkol kay Carlos. Dahil naiisip niya din si Annalyn. Paano kung tama nga ang sinasabi ni Annalyn? Ayaw niya magsisi sa huli, pero sa isip niya, mahal niya si Carlos. Iniisip niya din na madami nang nagawa si Carlos sa kanila, lalo na sa pamumuhay nila ngayon, kung nasaan siya ngayon. Hindi niya alam ano ang gagawin niya, nagdadalawang isip siya. Sabi ni Lynette, Ma'am Giselle at Josa, hindi naman po siguro magagawa ni Carlos na magbago ang ugali pagkatapos namin ikasal. May tiwala ako kay Carlos na hindi niya ako sasaktan at si Annalyn. Pero salamat sa pag-aalala niyo sa akin. Alam ko ayaw niyo lang ako masaktan. Sabi ni Giselle, basta pag-isipan mo maigi, Lynette, habang wala pa ang kasal niyo. Para wala ka pagsisihan sa huli. At napa-oo naman si Lynette. Madami-dami pa tayo aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.